Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Ako po si Teresa Aris Abad, taga Aritao, Nueva Vizcaya, na membro po ako ng Banganan Farmers Association. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DCAS, suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Kumigising nang maaga, panibagong hamon sakin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Siyempre, isang panalangin po muna tayo. Panginoon, sa bawat season o situation, hayaang ang inyong will ang manaig. Gamitin ninyo ang aming buhay at ipakita ninyo sa amin kung paano pa namin kayo mapagpupurihan sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Nawa, kung ano po yung mga ginagawa namin ay magbigay ito ng liwanag sa iba patungo sa inyo. Itinataas po namin muli ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang ating mapagmahal na Diyos ay ang ating permanenteng tirahan. Palagi natin siyang kasama saan mang lugar tayo pumunta. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, April 13, 2024. Ayun nga po at welcome po sa Season 6, Episode 50 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga kakasalo pa lang po, no, siguro kakasagap nyo lang po sa program na ito, accessible po tayo via online streaming ng dcas.fbc.ph. Gayun din po sa Facebook, madali nyo pong mahanap. Yan po ay sa 702 DCAS FEBC Radio TV na Facebook page. Like nyo na po and follow kung hindi nyo pa po nalalike and napafollow. And syempre po sa radio po, sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. And of course, aside from that, gusto po naming ipaabot ang aming pasasalamat sa lahat po ng mga nakasuporta sa ating programa. Ang inyong mga maliliit na gawain ay hindi maliliit na gawain para sa amin. Ito ay umuokupa ng malaking bahagi na aming puso. Maraming maraming salamat po for tuning in to our program. Of course, nandyan si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga po. Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po, Maunlad na Pilipino at sa lahat ng nakikinig. Gayun din po kay Ma'am Marilu Barbosa de Osera, na nagsasabing ka-birthday niya daw po ang aking tatay. Ayun po, dahil po dyan, belated happy birthday din po sa inyo. At good morning, ka-MNP. Happy Saturday to all. Ayan po, mula po ulit kay Ma'am Marilu Barbosa de Osera na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Belated happy birthday po noong April 2. And blessed Saturday morning po kina Ronald Young, Liwayway Atienza, Epifania Salvador na palagi po nagsishare na ating episode. Maraming maraming salamat po. Gayun din po kay Ma'am Lita G. Peran. Good morning po Brother John at Sis Ella. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Jennifer Ariles Cristalino sa tingin. Good morning po sa lahat. Gayun din po kina Rose Rojas and Butter Ocampo. Yun. Thank you so much, God. Continue to bless everyone. Have a wonderful day. Take care. And of course, last week po, no, narinig po ulit ninyo kanina nung nag-start po yung mismong start ng program natin, ang tinig ni Ma'am Teresa Aban, isa pong tomato farmer, also onion farmer mula po sa Tucanon, Aritao, Nueva Vizcaya. Isa pong
kadiwa partner na base po sa aming tanggapan sa Quezon City, dun po sa may Agribusiness Development Center. Dalaw po kayo doon pag kayo po'y nagawi at o kung kayo po'y malapit, mamili po kayo ng mga available produce mula po mismo sa ating mga magsasaka. And nais ko rin po siyang batiin ng happy, happy birthday ngayong araw na ito. Happy, happy birthday po, Ma'am Treza Aban. And this morning po, para ba sa episode natin ngayon, tuloy natin yung usapin tungkol sa horticulture. Atin po yung kilalanin, makasama po natin no less than the director himself of the Department of Agriculture Bureau of Plant Industry. Yan nga po na si Sir Tito. Tito Gerald Glenn F. Panganiban ng DABPI. Director Glenn, thank you so much po para sa bahaging ito nating program. Also to Ate Lai Eugenio, maganda umaga po sa inyo. Po ito, maya-maya lamang at syempre bukod po dyan, meron pong bahagi si Kaya John, yan po yung kanyang editorial. Syempre po, meron din yung ating mga kasamahang farmcasters. Yan naman po ang ating segment na kung tawagin ay Regions on the Go. At ang ating back-to-back segments produced by Miss Imari Vergara, yan po ang ating Agri History at Farmtastic Pinoys. Ganyan din po ang DAPRDPI, meron din pong ambag sa ating programa, yan po ay ang kanilang Unlad Komunidad segment at ang ating Agri Trivia na batid ba ninyo tungkol po sa NMIS or National Meat Inspection Service. Syempre po, buong puso po namin lingkod yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course po, ito na nga po, ibibigay na po namin sa inyo now na DA po, no, na kumbaga nasa likod ng ating private sector initiative upang mapalakasan lokal na produksyon ng pampano. Yan po ang hatid sa ating impormasyon ni Kajan Enriquez. Kajan! Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-13 sa buwan ng Abril. At ngayon po pag-usapan natin ang isda. Alam niyo po, ang ating bansa ay maraming iba't ibang uri na isda. Nakukuha sa tabang, nakukuha sa alat. Talagang isa sa pinakamagandang napagkukunan ng pagkain ay dito po sa Katubigan. Ngayon, sa pag-aalaga po ng isda kasi, mayroong tinatawag na fish pens. Yung pala isdaan. Yung po yung mga lupang hinukay. Hindi ko makakalimutan dahil mayroon akong karanasan dyan. Karanasan manood. Ano po? Na ako'y bata pa. Dahil ang lolo ko ay mayroong mga pala isdaan dito sa Bulacan. At dito po, pagka Sabado, umuwi kami, sinusundo kami ng lolo ko, pinapasundo kami. Ang mother ko at father ko ay namimingwit, namamansing. Tawag nila namamansing. Eh, ang father ko, pwesto lang sa isang lugar. Pagkatapos, mayroon siyang pain sa kanyang mingwit. Ang kanilang pinangisdaan po, mga 600 square meters. Malaki-laki po yun. Eh, ako po, paikot-ikot nando, pinapanood ko yung mga isda, galawan ng galawan. Ang mother ko naman, sinusundan yung mga isda. Sinusundan po. Wala kasing sumabit sa kanya. Eh, naman yung sumabit po, ano, tuwan-tuwa siya, no, tuwan-tuwa. Eh, yung father ko naman, din sabi, yeah, sige, hilahin mo bigla. Hinila po. Alam niyo po ba kung ano nakasabit? Bulate. Nabanggit ko po yan dahil isa po ngayon, ano, sa magandang layunin na ating kagawaran, ito po sa, ano, sa Lagoon Bay. Malamit po ito sa San Antonio, Zambales. Isang pribadong kumpanya po, ang tumutulong na mapalawak o maparami makapagsimula, makatulong sa produksyon ng pagkain natin. Ito po yung para sa pagpaparami ng pampano. Isda po yan. Alam mo, sa totoo lang, marami tayo isa dito na talaga sa mga mamahalin. Kaya ito pala ang pampano na ito ay isang mamahaling isda. Mamahalin yan. Nag-i-import pala tayo yan eh. Pero nag-i-export din. Pagka 500 kilos ay 500 kilos ay 500 grams ano po sa atin 5800 sa abroad. Doon kumikita mga ano natin mga fishermen.
Ito po isang malinamnam na high value aquaculture alternative. Kung wala po ang ano, ito po ang pamanit sa bangus. Ngayon, ang datos natin na itala na noong 2022, ang local production natin ng pompano ay umabot lamang ng 457 o 457 metric tons. Bali, mas mababa ng 30% sa kabuang imports na 16,004 tons ng sabay na taon, 2022 rin. At dito, ginawa naman ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na kasama ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Water Resources ay dumalaw sa Samtec Feeds Corporation. Ano po? Ito po ay sa Silagan Bay Fish Farm. Dito po nakita yung mga floating sea cages. Kasi po na nakalimutan kong magitin, pwede tayo mag-alaga ng isda, depende po sa klase ng isda, sa fish pens para isdaan sa lupa na hinukay. At meron sa fish cages. Ano po? O, dito po sa fish cages ito. Ano po? Sige, marami yan. Kasi meron kapasidad ng laman isang fish cage na pinulumog yan. Pagkatapos yung lumalaki yung mga isda na yan, na talaga nasusubaybayan yung paglaki. Ngayon, dito nga po, nabisita ang ano yung kumpanya na ito at nakita nila yung mga floating sea cages at saka libo-libong mga inangkat o mga imported fry ng mga short fin pampano. Po, mga ano pa lang, maninit pa lang po na aalagaan. Ito ay kanilang inaalagaan para mabawasan ang kanilang pag-angkat o pag-import. Dahil marami pong bumibili nyo dito sa ating bansa. At makapagbigay ng isang magandang pinagkukuna ng protina. Dahil ito po ay malaman. Alam nyo po ang isa ng pagkakanain natin eh. Maging ano man ito, tilapia, bangus, dalag, hito. Eh talaga maganda po sa ating katawan. Binati po ni Secretary Laurel ang kumpanyang ito kaysa kanila matagumpay na agricultural project ito. Iba naman kasi po dati nag-aalaga sa fish cages eh. Iba rin ang inaalagaan dyan. Eh ito, pompano, kanila, iba naman sa kanila. At ito ay napagsimula kumbaga sa magandang layunin ng ating pamahalaan na pala mapalawak ang ating mga mariculture parks at yung pagpapromote ng mga ibang mga fishery projects sa ating bansa. Hindi na po sa ganito ang layunin ng ating kagawaran. Hindi lang sa isang lugar. Marami po yan. Marami po. At dito nga po, ang ating pamahalaan, o sa ilalim pa ng kagawaran ng pagsasaka, ay nakahanda magbigay ng tulong ano, para sa production, hanggang sa post-harvest, na, hanggang sa marketing, upang matiyak na ang pompano, ay itong kanyang ginagawa ng pompano kutsu na ito, ay maging matagumpay. Tingnan niyo po ah, private company ito. Kaya ano, mabibigyan ng tulong ng gobyerno, marami po. Simple lang, no? Pero yan po talaga mahalaga, matatanggap niya, mapapakinabangan nila ng lubos yan. Napakaganda po kasi ng ngayon isang pribadong kumpanya na mayroong ugnayan sa ating pamahalaan na tinatanggap ang tulong. Dahil ito isang kanilang ikabubuti at ang kanilang tagumpay ay tagumpay din ng ating bansa. Dito po sa Silagin Bay Fish Farm, mayroong 44 floating cages, 44 floating cages, na ang bawat isa ay nakapag-aani ng 3-4 na tonelada ng pampano. At ito ay, ang pampano po, lumaki bago maani, mga 9 na buwan. Ano po? At dito, ang fish up ng mga isda pong ito, ay sa 500 gramo, ito po ay para sa local market. Yung malalaki naman, mga 800 gramo, ay para sa export market. Nabanggit ko po ito dahil isang magandang ano po ito, isang magandang programa na nakita ni Secretary Laurel na maaring makatulong. Kaya dito, pagtutunan ito ng pansin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at nasabi ko nga, bibigyan ng tulong para sa mga pribadong kumpanya. At maaaring mga yung programa ng Bureau of Fisheries na sila mismo sa ating mga local na fishermen ay makapagsimula ng ganitong programa.
O ngayon po, itignan natin ang ating mga kasama. Bibigyan naman ang kanilang balita para sa Regions on the Go. Mula sa Department of Agriculture Cordillera, ako si Joven Peralta, nag-uulat. Nakiisa ang Department of Agriculture Cordillera sa Kiniing Festival na inorganisa ng Ladiang Haven Farm mula ika-apat hanggang ika-anim ng Abril. Ayon kay Cristina Tolero, administrator ng Ladiang Farm, itinatag ang selebrasyong ito upang bigyang buhay muli ang binaddang o ang kordilyerang bersyon ng bayanihan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa kalikasan at kultura upang maisalba ang katutubong gawi ng pagpapausok ng karne. Ang pagkiing ay isang tradisyonal na paraan ng mga taga-kordilyera ng pagpreserba ng karne sa pamamagitan ng pagpapausok. Ang naging highlight ng naturang pagdiliwang ay ang farm tour sa Ladiang Haven, dialogo sa mga iba't ibang ahensya, at isang culinary experience, tampok ang mga iba't ibang putahe na ginamitan ng kiniing. Mula sa Department of Agriculture Cordillera, ako si Joven Peralta, nag-uulat. Paolo Ahose mula sa DME Maropa. Isinagawa sa kauna-unahang pagkakataon sa bayan ng Rizal, Palawan ang Drone Seeding Harvest Festival na pinangasiwan ng DME Maropa Rice Program katuwang Rizal Municipal Agriculture Office noong 13 ng Marso. Umabot ng nasa 8.25 na toneladang palay kada hektarya ang naani sa Naturang Harvest Festival kung saan ito ang naging bunga sa isinagawang drone seeding demonstration sa 10 hektaryang palaya noong nakaraang Disyembre na ginanap sa Barangay Candawaga, Rizal. Ang pagdiriwang na ito ay dinaluhan ng mahigit 200 magsasaka mula sa iba't ibang clustered farms na nais ng kagawaran ay kayati na gumamit ng makabagong teknolohiya upang mas mapabilis at mas makatipid sa kanilang pagtatanim alinsunod sa direktiba ni Kaling Francisco Chu Laurel Jr. na lesser cost more production. Sa tulong ng agricultural drone, mas napadali ang pagtatanim ng binhi ng palay at nakatipid sa farm inputs ang mga magsasaka. Sa paggamit nito ay naging sapat ang 15 kilos na binhi ng hybrid para sa isang ektarya at nakapagpasabog ng 30 hanggang 40 kilo ng binhi sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto, habang 15 litro naman ng abono at pestisidyo na isabog kada ektarya sa loob ng 6 na minuto. Samantala, umabot sa 210 hybrid cluster area na ang naserbisyo ng drone seeding sa tulong ng New Hope Corporation noong nakaraang Disyembre. Ang 10 ektarya na ginamit sa demo ay sinagot ng DME Maropa Drone Team, habang ang 200 ektarya ng palaya naman ay binayaran ng mga magsasaka sa nasabing service provider sa halagang 2,500 kada ektaryang sakahan. Pinangunahan ng programa ni DME Maropa Regional Technical Director for Operations Vener Dilig, Regional Rice Focal Person Ronald Degala, Palawan Agricultural Program Coordinating Officer Vicente Binasaan Jr., New Hope Corporation Vice President Carisama De Guzman, Municipal Agriculturist Peter Bravante, Sangguniang Bayan Member Honorable Kim Apostol, Vice Mayor Representative Vladimir Esperancilla, at Committee Chair on Agriculture Honorable Willie Amar. Mula sa DME Maropa, Paolo Jose, nag-uulat. Determinasyon at syaga sa masaganang pagtatanim ng sibuyas. Isang matagumpay na magsasaka sa bayan ng Meag-au, Iloilo, ang nagpakita ng kakaibang galing sa pagtanim ng sibuyas. Ang 43 taong gulang na si Dexter Miyagi ay isang ehemplo ng isang pursigidong magsasaka na kahit hindi nakapagtapos sa pag-aaral ay ginamit ang tunay na pagmamahal sa pagtatanim ng sibuyas o bulb onions. Anya ang ekta-ektaryang taniman ng sibuyas ang siyang naging pangkabuhayan niya. Sibuyas at mais o sweet corn ang pinagpapalit-palit niya sa pagtatanim. Ang kanyang angking galing sa pagtanim ay nahasa noong siya ay maliit pa lamang at tumutulong din sa kanyang mga magulang sa pagsasaka. Ang unang ginagawa nito ay paghahanda ng lupain o taniman. Sinusiguro nito na may patubig o irigasyon. Sa paglago ng kanyang produksyon, ito ay lumawak hanggang sa Karatig Barangay ng Mayunok, San Joaquin. Ito ang nagdala sa kanya ng tagumpay kung saan siya ay nakapag-ani ng 18 toneladang sibuyas. Si Kuya Dexter ay nagkaroon ng gross income na 810,000 pesos sa isang ani lamang at ito ay binibenta niya sa halagang
45 pesos per kilo. Sa mismong bayan niya sa Miag'ao, Iloilo, siya ay nakapag-ani din ng mahigit sa 2,000 kilos ng sibuyas at nagkaroon ng kita na mahigit sa 112,000 pesos. Si Dexter ay isang ehemplo ng inspirasyon at pag-asa. Ang kanyang pagpursigi sa pagtatanim ay siyang nagdala sa kanya sa tagumpay. Para sa Maunlad na Pilipino, Joan Capachete, DA Western Visayas. Magandang araw. Ako po si Janina Brosas ng DARFO8. Kamakailan ay muling inilunsad ng probinsya ng Southern Leyte ang kadiwa ng Pangulo na linahukan ng 7 mga farmer associations mula sa iba't ibang bayan ng probinsya. Kabilang rito ang Mega Irrigators Association mula sa Sugod, Kabungbungan Irrigators Association ng Hinundayan, Southern Leyte, Santo Niño 2 Patong Irrigators Association mula sa Hinunangan, Southern Leyte, Cubs Association, Nuts Delicacies, Kanserong Women's Association at Kabulihan Association. Kasama ang iba pang staff mula sa DARFO8, nagpaabot ng pasasalamat si Binibining Mercedita Lasquite, Market Specialist 3 at Assistant Division Chief ng AMAD sa mga nakilahok at sa lokal na pamahalaan sa pagpasalukal ng kadiwa upang mabigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Southern Leyte na patuloy na magtulungan ang kanilang tanggapan at ang Department of Agriculture kasama pa ang iba pang mga ahensya ng gobyerno na tumaas pa ang kita ng ating mga magsasaka. Muli, ito po si Janina Brosas nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po. Ayan po ang ating Regions on the Go. At sa bahagi ito, tunghaya naman natin ang agri-history ng Sibuyas Festival. Ito na, with Imarie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History! Oras na para sa Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ako ang inyong segment host na si Imarie Vergara at nakatutok pa rin kayo sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa ating talakayan ngayong umaga, bibigyang tuon natin ang isang pistang ipinagmamalaki ang kanilang pangunahing produktong agrikultural. Kung ano ang pistang ito, tara't makinig dito sa Agri-History. Ang bayan ng Bungabon ay isang second-class municipality sa lalawigan ng Nueva Ecija. May lawak na 28,352.90 hectares ang Bungabon. Lampas 66,000 naman ang populasyon sa bayang ito ayon sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority. Kilala ang Bungabon bilang nangungunang producer ng sibuyas sa Pilipinas at maging sa Timog Silangang Asya. Umani ito ng mga titulong Onion Capital of the Philippines at Onion Basket of Asia. Ito ang nagbigay daan sa pagsisimula ng Sibuyas Festival sa naturang bayan. Ang Sibuyas Festival ay itinaraos tuwing una hanggang ikalawang linggo ng Abril sa Bungabon, Nueva Ecija. Ito ang pamamaraan ng mga taga-Bungabon upang magpasalamat para sa masaganang ani at upang maibida rin sa buong mundo ang kanilang One Town One product, ang sibuyas. Ayon sa opisyal na website ng Sibuyas Festival, nagsimula ang produksyon ng sibuyas sa Bungabon noong 1935. Itinanim ni Engineer Lorenzo Ilarde at ng kanyang asawang si Maria Cruz ang mga unang binhi ng sibuyas sa kanilang lupain.
binenta nila ang kanilang mga ani at naging matagumpay ang kanilang agri-negosyo. Dahilan upang tularan sila ng iba pang mga taga-Bungabon. Dito umusbong ang onion trade sa naturang bayan. Sa pagsigla ng industriya ng pagsisibuyas sa Bungabon, sinimulan ng mga kamag-anak ng mga sinaunang magsisibuyas sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan, ang Sibuyas Festival noong 2004. Hangad din kasi nitong bigyang pugay ang kanilang mga ninunong nagpasimula ng masiglang onion industry sa bayan. Ang Sibuyas Festival ay puno ng kagalakan, hindi lamang para sa mga taga-Bungabon, kundi para na rin sa mga turistang dinarayo pa ang kanilang piyesta. Isa itong inklusibo at multi-sectoral event kung saan ibinibida ang iba't ibang talento, pagkamalikhain at kakayahan ng mga taga-Bungabon. Nariyan ang mga konsyerto, indakan, sports fest, trade fairs at exhibits, pageants at iba pang patimpalak para sa mga taga-Bungabon. Nakilala rin ang Sibuyas Festival Dancers sa buong Central Luzon dahil sa kanilang pagtatanghal para sa mga dayuhang delegado sa ginanap na 31st ASEAN Summit sa Clark, Pampanga at maging sa Harvest Festival ng Nueva Ecija. Taunan namang idinaraos ang Sibuyas Festival upang magsilbing plataporma ng mga taga-Bungabon Nueva Ecija ng kanilang masaganang agrikultura at mayamang kultura. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino, facebook.com/maunladnapilipino. Sundan din ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History! Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo ay nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Ayan nga po, kinagagalak po nating makasama si Director Glenn Panganiba ng DA Bureau of Plant Industry. Welcome po sa ating program, sir. Kamusta po kayo? Mabuti naman, Ella, at salamat sa inyong imbitasyon. Maraming salamat po sa pagpapaundak. At ito nga po sa pagkakataong ito, ay nais po nating mabigyan ng spotlight. Kumbaga, ipakilala naman po natin, Director, yung tungkol sa ornamental or landscape industry sa bansa. Okay. Yeah. So ang ating ornamental industry, syempre matagal na naman 'yan, ano? Ang Pilipino mahilig talaga sa halaman from the very start. I think bago tayo mamulat sa yun nga sa pag-produce ng palay at mga mais na ating laging nakikita sa ating mga kabahayan, ornamentals, ano? Ang ating nakikita. So sa mga backyards natin, sa mga gardens natin, ornamentals. Kasalukuyan ang ating ornamental industry ay nabibigyan ng pansin, ano? Lalo na nung time nung tayo ay nagkaroon ng pandemic, di ba? Naalala nyo, maraming umusbong na plantito at plantita. And doon din nabigyan ng institutional support ng government ang ornamental industry. Of course, kasama naman siya sa high value crops natin. At yun nga, ngayong itong mga nakaraan taon at itong taong ito ay sinusuportahan natin ang ornamental industry. Ang ating ornamentals, ang ano niyan, syempre, yung mga cut flowers natin, yung mga foliage natin, yung mga dried ornamentals natin na ginagamit, and even yung mga trees, leaves, ano, kasama rin dyan. Meron din tayo mga edible flowers, ano, maari nating ano yan. Ayan ay isa din sa mga high value na crops na tinitingnan natin sa ornamental. So, pwede siyang for domestic use. Sabi nyo nga, ito, mga pan-display dito sa bahay.
Or industrially, kumbaga, meron tayong mga for export din yan, mga cut flowers. So, yun, ang ating ornamental industry, I think, ay vibrant industry. Marami tayong mga nurseries na naandyan, dyan malapit sa inyo, sa Quezon City, yung sa Circle, meron dyan. Sa atin sa Laguna, sa bandang Benguet, of course, yung may mga flower festivals natin. Davao at sa Kabisayan meron din tayo ano so yon malaki ang ating ornamental industry from the domestic to international. Well, kami naman kasi sa Bureau of Plant Industry, of course ang aming mandato is yung lagi tayong merong available na planting materials. Ano? Although kakaunti ang ating ornamentals, mostly ang ating mga pinapamigay ay mga gulay, ano? Pinakpet vegetables, ganyan. Yun nga, yung mga vegetables na yun, like mga bulaklak ng palaya, nakakain din niya, bulaklak ng kalabasa, yan, nakakain din. Minsan, sinasama na rin siya sa mga ano ngayon, mga bouquet. I don't know kung ano yan sa Valentine's Day. Ngayon, Valentine's Day, meron din mga ganyan, nag-a-arrange ng mga bulaklak ng mga, at saka yun nga, yung mga edible na flowers natin. Kami dito pati sa plant industry, ay sinusuportahan din namin ang ornamental industry aside from having the planting materials at yun nga, accrediting nurseries natin. Ba't kakaunti ang ating mga nurseries actually accredited with ornamentals. Tumutulong tayo doon sa mga stakeholders ng ornamental industry sa pagbibigay sa kanila, halimbawa mga domestic permit. Pagka mag-move sila, marami sa atin, halimbawa pupunta ng isang probinsya, mamimili ng halaman, imu-move yung mga halaman. Of course, kailangan nating masigurado na safe yon, walang peste, o yung mga planting materials or yung planting medium. On the international side naman, tinutulungan din natin ang ating ornamental industry kasi kami ang nagbibigay ng tinatawag na phytosanitary certificate. Ano yung certificate kung saan ma-assure natin ang ating mga trading partners na safe ang ating mga dadalhing commodities o planting materials. Yun nga, ornamentals. Kayo ay mga travelers din kayo siguro pag galing kayong Bangkok, di ba? O ano, bibigyan kayo ng phytosanitary certificates. Kung tayo naman, on our side, kung tayo ay gustong magdala, ganun din. Meron din tayong phytosanitary certification. Nga, yung edible, ano, parang nabanggit sa amin per ilang grams, parang mahal din eh. Yung mga edible flowers. So, yun, nakikita namin yun. But yun nga, kasi ang ano kasi natin, ang mindset natin syempre for agriculture, mostly for food security is yung makakain, ano? We think, ito naman ay direction din ng ating Pangulo at ating Secretary, may mga special industries na pwede tayong, yun nga, masuportahan at magkaroon ng economies of scale at mabigyan ng suporta, mabigyan ng innovations and agricultural technologies para tayo ay makakompete with other countries. Yun nga, yung napag-usapan natin kanina about sa ornamentals, mostly kung yung mga certification natin, ang yung support natin sa government for production support, yun nga, yung planting materials, meron tayo niyan, although syempre limitado. We can connect them, of course, yung network natin with the plant breeders, ano? Meron tayong registration office dito kung saan pwede halimbawa yung mga plant breeders ay mag-register ng kanilang mga varieties, yung ating NSEC, National Seed Industry Council. Diba, yung mga plant breeders, meron silang na-produce ahoya, ito, gumamela, o kung ano man yan, pwede nilang iparegister dito, ma-protect yung ating variety. Tapos kung yun nga, kung paparamihin, meron tayong seed quality control services, yung NSQCS, yun ang mag-accredit sa ating mga nurseries. Production support, yun nga, meron tayong technical assistance sa pag-aalaman, yung ating mga agriculturist naman dito sa plant industry. Meron ding alam tungkol sa landscaping, yan, may collaboration tayo with UPLB sa yes. Team ni former Chancellor Dindo Sanchez.
yung kanilang edible landscaping, ano, sa UP Los Baños. Meron tayong mga collaborations dyan. What else? And yun nga, yung post-harvest at saka itong pag-export na yung ating plant quarantine. Yung field gap natin, palagay namin makakatulong din yun kasi sa pagpuproduce yun, although mostly for food safety, for pagkain yun. But yun nga, dahil meron tayong edible landscaping, baka yun ay pasok doon. And then yung ating pest management, ano, kasi yung mga greenhouses natin, even greenhouses, pinapasok rin ng mga peste. So, ang pinupush naman namin ngayon for conventional and yan, mga controlled environment farming is yung integrated pest management natin. So, applicable naman siya doon. Ano pa ba? Marami pa eh. Marami pa. Actually, ang aming thrust ngayon, Ella, is really to collaborate with the private sector. Kasi nakita natin, actually, yung Bureau of Plant Industry before, marami tayong plant breeders. So, yun nga, medyo umidad na at yung iba siguro tumahak na ng ibang landas. Yung iba, syempre, nag-retire na. But nagtatanong nga kami sa IPB ng Los Baños, marami pa rin naman daw nagtitake yan, plant breeding. But, yun ang gusto naming i-encourage kasi mostly kung may magagaling na plant breeders, gusto sana natin sa government sila para at least shared yung knowledge, ano, kung meron mang maire-register o meron mang mga bagong teknolohiya, maipakalat natin sa ating mga farmers or farmers to be, ano. Yun. I think, Director, ito po yung isa sa mga matatakil natin sa upcoming nating summit na kung tawagin is Philippine Horticulture and Urban Agriculture. Pwede po ba natin i-share? Meron ba tayong specific theme para dito? Yes, itong ating, well, if it's not the first, palagi ko ito na yung first ever na International Horticultural Summit. Wow. Ito ay ating itinay sa Urban Agriculture Summit na ating unang ginawa last year sa Cebu. Nakita namin kasi yun nga, yung merging ng ano, ng ideas and ng prinsipyo ng dalawa, ornamentals and yung urban agriculture. So ito yung first Philippine International Horticulture and Agri and Urban Agriculture Summit. Magagawin sa Makati, Juan Ayala sa Makati sa Mayo 3 hanggang 6 nitong taong ito. Ito ay lalahukan ng mga eksperto, yung nabanggit ko sa inyo, mga plant breeders na taga dito sa atin at mga taga ibang bansa, kaya nga international. Ating mga stakeholders na naghahalaman, small and medium enterprises na naandito at abroad, nag-imbita rin kami. At ang ating mga farmers, of course, ang ating mga regional offices ng Department of Agriculture kasi every region, maaring meron silang ornamental industry. Yan, kasama na dyan ang CAR, siyempre, yung mga nagpa-flower businesses doon. Ang Davao natin, ang cut flower industry doon ay vibrant din. So, it's a really a melting pot yung event na yon ng local at international experts, local and international businesses, and hopefully, yun nga, yung industry natin ng horticulture ay ating maipakita kasi marami tayong nakikita sa mga mall siguro, sa mga yun nga, dyan sa QC Circle, merong mga ganyan eh, mga nurseries na nagtitipon-tipon. But this is the first time siguro na maipakita natin. Of course, ito ay kinabibilangan, of course, ng Bureau of Plant Industry, ng High Value Crops. Of course, ATI, ang ating isa pang sangay ng department na tumutulong sa atin. And marami pang ibang ahensya ng pamahalaan para ma-encourage natin lalo ang horticulture industry at ang ornamental industry dito. Kasi kita natin, ang dami natin, pagka pupunta tayo ng Bangkok, dadala tayo ng cut flowers, di ba? Pagka napunta sa Netherlands, tuwan-tuwa tayo dun sa mga tulips at mga, di ba, mga bulaklak nila. So that in that way, ma-inspire yung ating mga youth man yan o yung mga naandiyan sa industriya, paano ba nila ma-upscale lalo at ma-modernize yung kanilang paghahalaman. Ayan, and Director Glenn, imbitahan po natin muli ang ating mga taga-subaybay sa ating upcoming summit.
Yes, oo. Sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood, kami po ay buong pusong nag-iimbita sa inyo sa petsa Mayo 3 hanggang 6 ngayong taong ito sa Juan Ayala sa Makati, the first Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit. Ito po ay pinangungunahan ng Department of Agriculture, of course, ng Plant Industry, High Value Crops, ang ating Urban Agriculture Program, ATI, at marami pa pong ahensya. Of course, this is spearheaded, of course, by our Secretary, Francisco Chu Laurel Jr., supported, of course, by the President, Bongbong Marcos Jr., the First Lady, of course, who's really a supporter of this, and many other agencies of the government, private sector, individual farmers, at kung mga enthusiast, ay kayo po ay aming inaanyayahan sa Mayo. Tamang-tama, parang Flores de Mayo. Ano? Hopefully ay magkita-kita po tayo doon. Kayo din, Ella. Hopefully you can share and disseminate the information sa inyo pang tagapakinig. Thank you so much for the invite. And ladies and gentlemen, ating mga taga-subaybay, mga ka-agri, ating pong nakasama ang Director ng Bureau of Plant Industry, Director Glenn Panganiban. Thank you so much po. Thank you at magandang araw sa inyong lahat. At narito na nga po ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Tungkol po ito sa World Bank Field Visit sa Masbate. Ayun nga po, makasama po natin para sa bahaging ito si Ma'am Julie Ace Brandon R. Baraw, manunulat mula sa DAPRDP NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa ginanap kamakailan na World Bank Field Visit sa mga piling sub-projects ng Infrastructure Development o I-Build Component ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale Up noong nakaraang buwan sa probinsya ng Masbate. Sa pangunguna ng mga kinatawan ng World Bank, DAPRDP National Project Coordination Office, Project Support Offices at Regional Project Coordination Office, Local Government Unit ng Palanas, Dimasalang, Uson, Milagros at Masbate City at ang mga sub-project contractors, nagsagawa ang grupo ng site inspections sa mga farm-to-market roads at sinuri ang ongoing construction nito. Ang mga sub-projects na pinuntahan ng grupo ay ang mga sumusunod: 16.12 km Gregorio Aliño to Cabanoyoan Farm-to-Market Road, 6.33 kilometers Mapinya to Batuhan Farm to Market Road, 10.26 kilometer Del Carmen to San Ramon FMR with Bridge, at ang 9.6 kilometer San Antonio to San Carlos Farm to Market Road. Ang field visit ay pinangunahan ni World Bank Consultant Engineer Raul Asanza, NPCO I-Build Component Head Engineer Roy Abaya, RPCO 5 Deputy Project Director Adelina Losa. Ayon kay World Bank Consultant Engineer Raul Asanza, ang pangunahing layunin ng field visit ay tiyakin na ang lahat ng mga sub-projects ng PRDP ay may kalidad at sumusunod sa mga pamantayan ng World Bank. Ayon naman kay Masbate Vice Governor Elisa Tico, siya ay lubos na sumasang-ayon sa mga intensyon ng proyekto dahil sa malaking epekto na ginawa ng proyekto para sa kanilang lugar. Dagdag pa niya, ang Masbate ay wala na sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas dahil sa mga konkretong kalsadang dala ng PRDP. Dahil sa PRDP, unti-unting umuunlad ang Masbate bilang first class na munisipyo. Nadagdagan ng mga malalaking infrastruktura tulad ng malalaking bangko at fast food chain, at ito ay malaking tulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa probinsya. Buong puso niyang pinasalamatan ang DAPRDP para sa mga sub-project na nakatulong sa iba't ibang hamon na kinakaharap ng lalawigan, partikular na ang mga may kinalaman sa kalagayan at pamumuhay ng mga magsasaka. Ayon naman kay Congressman Ricardo Tico, ang mga konkretong kalsada ay hindi lamang mangingisda at magsasaka ang makikinabang, pati na rin ang mga turista sa lugar. Umaasa rin sila na maging sentro ng kalakalan at industriya ang Masbate.
ayon kay Kagawad Jesus Rosales ng Barangay San Antonio sa munisipyo ng Palanas. Malaki ang tulong ng FMR sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayon sa kanya, dati ay kabayo ang gamit nila sa pagbaba ng kanilang mga produkto. Halos 100 ang gastos nila noon at isang buong araw pa bago makarating sa bayan. Pero ngayon, 25 pesos na lang ang gastos nila sa habal-habal at isang oras na lang ang kailangang tahakin nila. Hinikayat rin niya ang kanyang komunidad na pagtulungan na maging maayos ang maintenance ng kalsada. Nais niyang panatilihin itong malinis at maganda, kaya't hinihikayat niya ang masugid na partisipasyon sa pag-aalaga ng mga ito. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRD Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. Thank you so much, Ma'am Julie! At abangan pa mga inihandang bahagi ng DAPRDP, tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DCAS. At oras na para makilala natin ang ating natatanging Farmtastic Pinoy ngayong umaga. Kasama po natin si Imarie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ito ang Farmtastic Pinoy segment. Kasama ako si Imarie Vergara. Ngayong araw, bibida sa ating segment ang isang babaeng tribal leader mula Buhi, Camarines Sur na nagpamalas ng angking husay, tatag, pagkamaparaan at puso para sa kanyang kapwa. Kilalanin natin si Vilma Oliva Coronel. Ipinanganak noong December 29, 1961 si Vilma Coronel. Ang kanyang ina ang chieftain ng tribong Agtatabang noon, kaya lumaki siyang may disiplina at malasakit sa kapwa. Sinikap nitong mapagtapos siya ng pag-aaral, ngunit dala ng kahirapan ay napilitan si Vilma na magtrabaho sa Japan. Nakilala niya ang kanyang unang asawa rito, ngunit sa kasawiang palad ay pumanaw ito habang ipinagbubuntis ni Vilma ang kanilang anak. Upang buhayin ang kanilang anak ay namasukan si Vilma bilang katulong at bukalista ng isang banda. Nakilala niya sa mga gig ang kanyang ikalawang asawa. Kalaunay umuwi si Vilma sa Buhi upang pagyamanin ang lupaing ipinamana ng kanyang ina. Nasa 2.9 hectares na ang lupain ngayon ni Vilma. 1.6 hectares dito ay tinamnan ng hybrid rice, habang ang natitirang lupa naman ay ginawang corn at vegetable plantation. Dahil sa kanyang positibong karanasan bilang isang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA Registered Farmer, daan-daang katutubo sa kanilang tribo ang nahikayat ding magparehistro. Organikong pataba at pestisidyo ang gamit ni Vilma sa kanyang farm. Isinasagawa rin niya ang proper waste management, pagtatanim ng climate resilient varieties, at pag-adjust ng kanyang planting calendar. Pinasok din ni Vilma ang paghahayupan, pili oil processing, coconut coir handicraft making, dress making at gown rentals, LPG retailing, at maging dishwashing liquid business. Tribal chieftain na ngayon si Vilma sa kanilang komunidad. Siya rin ang Indigenous People's Mandatory Representative at lupong tagapamahala ng kanilang barangay. Ang kanyang buwanang sweldo ay ginagamit ni Vilma sa pagsasaayos ng kanyang farm at sa pagpapatupad ng iba't ibang aktibidad sa komunidad. Nakapagpaaral na siya ng 13 kabataan sa tulong ng National Commission on Indigenous Peoples at ng Central Bicol State University of Agriculture.
bilang isang farmer scientist ng DA Agricultural Training Institute, natutunan niya ang tamang pamamaraan ng corn planting, measuring at fertilization. Ibinabahagi niya ang mga kaalamang ito sa kanyang tribo. Bukod pa sa feed mill, credit services at suporta mula sa pamahalaan at iba pang institusyon, nakatanggap din si Vilma at ang San Vicente Bora Bora Small Coconut Farmers Organization ng decorticating machine at training sessions para sa kanilang coconut processing venture. Isinusulong din ni Vilma ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno, pagpapayaman ng kultura at tradisyong katutubo at pangangalaga sa kalikasan. Inspirasyon siya sa maraming IP communities sa Camarines Sur na tinutularan ang kanyang mga programa at advokasya. Itinanghal naman si Vilma bilang national finalist sa 2023 DA Search for Outstanding Rural Women. Gusto ko po maalis sa amin ang pagkadiskriminasyon ng mga tao para po ma-improve ang aming tribo na hindi na po nila kami aapi-apihin. Yan si Vilma Oliva Coronel, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat ulit, Imari. Nakilala po natin si Vilma Oliva Coronel. Siya po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. And welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Magandang umaga po ulit. Pamilyar po ba kayo sa ang galing ahensya ng pamahalaan ang tagline na ito? Ensuring safe and quality meat for a healthy Philippines. Clue! Ito ay isa sa mga ahensya ng Department of Agriculture. Tama kayo! Ito ay ang National Meat Inspection Service o NMIS. Ang NMIS ay isang regulatory agency sa ilalim ng Department of Agriculture na nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon kaugnay ng inspeksyon at kaligtasan ng karne at mga produktong karne. Layunin ng NMIS na siguruhin ang kalidad ng mga produktong karne para sa konsumo o pagkonsumo ng publiko sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga slaughterhouse, meat processing plants at iba pa mga pasilidad na may kinalaman sa produksyon at pamamahagi ng karne. Kaugnay nito, nagpapatupad ang ahensya ng mga programa upang masiguro ang ligtas na pagkain ng karne tulad ng good manufacturing practices at standard sanitation operating procedures or SSOP program kung saan ay mandated ang lahat ng accredited meat establishment na mag-comply dito. Narito rin ang hazard analysis and critical control point program. Ang programang ito ay isang internationally recognized system na nakabatay sa siyensya para sa pagtukoy sa mga hazards at makontrol ito upang siguruhing ligtas ang pagkain. Ang programang ito ay inadopt ng Food and Agriculture Organization o FAO at World Health Organization or WHO bilang pangunahing pamantayan sa sanitasyon o phytosanitary or SPS na ipinatutupad sa mga producer ng pagkain sa bawat bansa. Ilan lamang yan sa mga programa ng NMIS para masiguro ang safe and quality meat for a healthy Philippines. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa iba pang programa at serbisyo ng NMIS, bisitahin lamang ang www.nmis.gov.ph. Ayan ang ating Batid ba ninyo para sa araw na ito. At isang episode ulit ang ating nailapag para sa umagang ito. Maraming salamat po ulit sa opportunity na kayo'y aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP.
Ang MNP ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kadyan! Kumigising ng maaari. Kontante po ating pagkain kaisipan para sumayang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 8, Talata 5. Kayong walang nalalaman ay mag-aral ng maingat. At kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Thank you po, Kajan. At mula po ulit kami sa DA. Hello po. Inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Miyembro po sa KBP o Kapisadan Mga Broadcaster ng Pilipinas na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City. Thank you so much po sa aming DZAS family. Belated happy birthday po kay Kuya Wen Balatukan. Belated happy birthday. And of course, sa inyo po na nakikinig ngayong umaga, nawa po kayo'y okay lamang at laging naka, kumbaga, connecta sa ating true vine ng ating Panginoon upang tayo po'y ma-acknowledge na yung lakas po natin ay sa Kanya nanggagaling. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Next week ulit, 5 to 6 po tayo ulit. Saturday. Para nalimot pa yung araw kung kailan. Ano po, kita-kits po tayo ulit. At sa lahat po ng aming katuwang sa programang ito, kabilang si Kajan Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz, agayin din po yung mga bossing namin, si Ma'am Oda Rodriguez, Joan Grace Pera, Abigail Altoveros, at of course, Cheryl Suarez. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Hanggang sa muli po, ako po si Ella Arciaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.